Banal ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, yawin na sadayang iyong pangalan. Ang muli pang Diyos, salamat sa mga tagumpay na pagpapala mo sa nakikinig na pang Diyos sa munting salita na ibinahagi ng aking kapatid, si Brother Rolly. Nawa, Panginoon Diyos, pagpalain mo ang kagayang balik mo. Nawa, kisi mo sila ng isang pagbibig, kagalakan, kapayapaan, pagkatikin sa lahat ng Diyos na tagumpay ang kanilang pangarap sa kanilang Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa iyo namin pinagkatiwala ang salita mo, Panginoon Diyos, sa umaga ito. Kaya sa iyo namin pinagkatiwala, binabalik ang papuro para ngayon. Kasama mo ba ng Mister de Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. The Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Okay, remain standing. Sa 1 Corinthians chapter 13, 4-8. Ang sabi nito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nang hili, magpuri at nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi ito ikantuwa ang gawang masama, ngunit ipinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa na nagtsatsaga hanggang wakas. Matapos ang kakayahan magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahan magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, upo na tayong lahat, mga kapatid. At continuous tayo. Welcome, sister. Nakaabot ka. Grabe nga. Pwede nyo naman alisin yung amin nyo kasi wala sa tayo. Para makahinga kayo ng maluwag. Okay? Ang ano natin, yung pag-ibig sa ating kapwa ay mahalaga na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya tumatagal ang grupo dahil dito sa pag-ibig, di ba? Pagkakaisa. Hindi yan mawawasak ng kalaban hanggat na napili sa ating puso. Kaya sinasabi ng Diyos, magandang loob at pinagtiwalaan tayo sa pag-ibig na ibinibigay sa atin. Di ba? Inilagay na sa ating puso ang pag-ibig. Kanya-kanya na yon, di ba? Kahit hindi ka ibig-ibig sa ating kapwa, ipinagkaloob niya para ibigay natin, di ba? Kahit dati, ang sanlibutan, punong-puno yan ng lahat ng kaguluhan, lahat ng hindi magagandang bagay nandun na naranasan natin. Nandun na umiiyak kayo, galit, buod, dahil sa sama ng loob na ipinagkaloob sa atin ng sanlibutan. So, ibinigay ang pag-ibig ng Diyos para manatili sa atin. Kahit hindi kaibig-ibig ang asawa natin, iniibig natin, di ba? Kahit nagsasuffer na tayo ng lahat ng mga problema, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nanatili pa rin sa ating buhay yon ang pagsasama ng mag-asawa, di ba? Ang pamilya, mahalaga din. Kaya kung wala tayo sa pag-ibig ng Diyos o guide ng pag-ibig ng Diyos sa ating puso, hindi tumagal ang mag-asawa ang pamilya. Laging wasak. Amen? Amen. Kaya lagi tayong, lagi pinagkaloob sa atin ng Diyos yan. Dahil yan ang pinaka-the best na ipinagkaloob sa ating puso. Itinanim yan dito. Kahit galit man tayo, maano natin yan, madali natin ma-recover o ma-recycle na ang galit natin na tuturn sa kababaan loob. So, huwag nyo isipin na basta may ginawa ang ating kapwa, ando na agad. Pero pag once na natili ang pag-ibig sa puso mo, hindi yan tumataan na nagagalit agad. Kasi mayroon ka ng kababaang loob, mayroon ka ng pagpipigil sa sarili na ang galit mo natuturn sa yung malamig na pag-uusap. So nanatili pa rin tapat ang bawat isa, nanatiling malakas ang pamilya dahil doon sa pag-ibig na inilaan ng Diyos para sa atin. Amen? Ganun din sa grupo. Hindi yan mawawasa. Kahit isa man sa inyo ang magkakaroon o mag-steal ng iwasakin ang grupo sa Cagayan Valley, hindi mawawala, hindi mawawasa dahil nanatili ang pag-ibig mo sa inyong puso. Diba? Kaya tuloy-tuloy pa rin ang mga grupo na
nanatili kasi hindi yan nawawasak ng kalaban. Nandun na ang inyong pundasyon na may pag-ibig, pagkakaisa sa bawat isa. Kahit sino man ilalagay sa ating grupo, kapag once na natili ang pag-ibig, sama-sama natin ibinadaos ang tagumpay ng isang grupo. Amen? Amen. Kaya sabi niya doon, lahat yun, hindi yun makasarili. Kasi ang makasarili na ugali ng ating mga kasamahan, hindi yan magtatagal sa grupo. Ito'y nawawala, nawawasa. So nagtuturn yan para maging malalaman niya ang sitwasyon na mali ang kanyang ginagawa. Diba? Ibig sabihin, kunwari, ayaw niya sa leader niyo, sinisira niya. Diba? Gawin niya ang paraan para masira yan. Para hindi tumagal ang leader o group leader, para mawasak ang grupo, kaya sinisira ng demonyo o ng kasama natin, pero hindi siya yung nagsisira ang kalaban. Tapos galit na galit kayo doon. Siyempre, pag once na nagalit na kayo, hindi na nag-coverage, hindi na ang pag-ibig sa grupo. So, nawawasak ang grupo ngayon. So, pag once na natili ang pag-ibig sa atin, hindi yan manatili. But kahit ano ginagawa ng ating kapwa, ito ang pagmamahal natin, kinukomport natin sa kanya. Para mawala ang galit at sama ang loob sa grupo na kanyang ginagasnan. Diba? Ganun yun ang pahalaga. Kaya maraming sa atin na nawawasak ang grupo kasi nawawala yun eh. Ang inaano nila, makasarili na sila. Sinasarili nila ang ano nila para sasabihin, ako naman ang nagtayo niya eh. Hindi naman kayo eh. Kung hindi sa akin, hindi yan mabubuo. Ano tawag doon? Pangsarili na yun. Hindi na inaano na pag wala naman ang grupo, wala naman ako dito, wala naman ang grupo, di ba? Iyon ang ano ng ibang tao. Ang piraka ano nila, yung sinasabi na sila ang nagtatag. Ang Diyos ang nagtatag yan. Ang Diyos na pumili sa inyo para manatili ang grupo na maging maayos at matiwasay. Masagana, di ba? May kababaang loob. Amen? Amen. Ang sabi ng Diyon, may pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Tingnan mo. Nagtatyaga kayo hanggang wakas para lang sa itagumpay ng grupo ninyo. Nagtatyaga kayo dahil sa sama ng loob ng inyong mga kasama. Yung pinagtatyagaan nyo para mabago. Amen? Yun ang the best para magtyaga hanggang wakas. Tingnan natin, sasabi ng demonyo, tingnan natin kung hanggang saan ang pagtatyagaan nyo para mabago ang isang tao. Amen? Pero pag wala ang Diyos na kumilos, walang magagawa ang demonyo sa grupo. Amen. Wala. Dahil ang Diyos ang kumilos at pananampalataya ng bawat grupo, magtatagumpay tayo. Amen. Tingnan mo, pag once na nagdasal lang kayo, ang demonyo naninilig na. No, di ba? Tingnan mo, pag nagkaroon, ito, may retreat kayo, nagkaroon kayo ng sakit, sabi mo, hindi kayo pupunta. Pero ang gusto mo, ang gusto ng puso mo, punta ka sa retreat para ma-refresh ang kaluluwa mo, hindi walang magagawa ang sakit. Amen. Basta sabihin mo lang in Jesus name, umalis ka dyan, aalis yan kapatid. Kahit hindi ka makalakad, aalis, lalakad at lalakad ka patungo sa panambahan ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Palakpakan ka man. Ang sabi ng Diyos, matatapos ang kakayahan magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahan magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Mo? Kahit magsalita ang magsalita, mawawala din pala yun, pero mananatili ang pag-ibig hanggang wakas. Diba? Hanggang wakas ang pag-ibig na ipinagay ng Diyos para sa atin, para sa grupo na hindi mawawasak, continuous salimlahi. Kahit mawawala ka man sa mundo, may kapalit ka rin sa grupo. Amen? Amen. Tuloy-tuloy pa rin ang grupo na serve sa Panginoon. Diba? Amen. Hindi naman tayo lahat na hanggang dito na lang tayo sa grupo. Pero may oras din na tayo mawawala din dito. Diba? So,
may gagamitin din ang Diyos. Kapag wala ka rito, may gagamitin ang Diyos na ipapalit sa grupo para maging magtagumpay. Amen po ba? Oh, sabi niya doon, what is love in your own opinion? Oh, sa palagay niyo, sa inyong palagay, ano ang pagkakaintindi niyo sa pagmamahal sa inyong sarili? Susa nga tayo. Total, nandito naman tayo. Ikaw nga, sister, nandito ka na. Ano ang pagmamahal na sa inyong opinion? Ay, mahiya. Total, tayo-tayo lang. Pagmamahal sa sarili? Sa apwa? Hindi, sabi niya doon, what is love in your own opinion? What is love? Sa iyong sarili, ano ang pagmamahal na inano na ibig mo sabihin o parang sinishare mo sa iyong kapwa na ang pagmamahal na dinudulot mo sa iyong kapwa, ano ba sa iyong sarili ang pagmamahal? Yung sa iyong opinion. Oh, sa akin yung nandyan lagi yung pagpapakumbaba, pagpapatawad. Oh, yun. Kasi pag once na nandun yan sa sarili mo, yung ginagawa ka ba ng masama, pero nandun pa rin yung ano yung pagpapatawad, nandun yung pag-ibig mo sa kanila, kaya laging nandyan yung yung pagpaliwanag. Okay, yan. Ang sa inyo, ano sa inyo? Lahat naman siguro, kahit hindi kayo magsasalita, nahiya lang kayo. No? Lahat yan, tumpak yan sa ano ng Diyos. Kasi lahat na nakikinig tayo at ng isa buhay natin, ang salita ng Diyos, isa na yun sa pag-ibig na inilahanan sa atin ng Diyos. Amen? Ang sabi nga na sulat ni Paul John II, sabi niya doon, encourage the followers of Jesus to remain faithful to the truth. Oh, kailangan faithful kayo sa grupo para hindi mawasak ang grupo nyo, faithful kayo. Kung ano ang pinag-uusapan nyo, yun lang yun. Wala na ilalapas. Kunwari, naghanda kayo. Oh, mayroon kayong contribution. Pagmamahal yun sa grupo, sister, na hindi para maging matagumpay. Diba? Kunwari, mayroon kayong mga gatherings. Siyempre, hindi naman pwede isa lang ang magluluto. Diba? Kailangan may kanya-kanyong isang ulam o ano ang nakasalalay sa inyo, kung ano may itutulot nyo, yun ang pagmamahal na pinagkaloob nyo. Para faithful kayo sa grupo nyo na para lang sa grupo ito, para maging masaya. Diba? Mean to say, pag once na nagkakaisa kayo at may pag-ibig sa grupo, yan ay tagumpay talaga yun. Amen? Kaya hindi lang pwede isa lang ang kumikilos. Kailangan lahat kumikilos sa grupo. Amen? Kahit hindi ka leader, kahit ano, members ka lang, pero the best na yun ang contribution na pinagkaloob mo sa grupo. Diba? Hindi importante ang leader kasi pag once na ang leader, sobrang nasa dami ang oras o ang kanyang ginagawa, kailangan natin tulungan para hindi mawasa, hindi man siya mapagod, hindi man siya magsawa sa pag-servisyo sa ating lahat. Amen? Parang presidente, diba? Ibinoto nyo. Diba? Ibinoto nyo yan, tapos hindi nyo tutulungan. Hindi pa ba kayo naka-recover? Amen? Yan, ganyan. Kasi pag wala tayo talaga tayong pag-ibig sa ating kapwa, walang magagawa tayo na hindi tayo magtatagumpay. Amen po ba? Amen. Sabi niya, encourage the followers of Jesus to remain faithful to the truth of our grupo. Amen? Sabi niya doon, believers are challenged to look at constanting themselves such as walking the light instead of darkness. Kailangan lalakad tayo sa maliwanag, hindi, o sa mga magagandang pamamaraan, o sa kung ano ang ating mga project, kailangan lumalakad tayo doon, hindi tayo pangwasak. Diba? Yun ang gustong ipaparating sa atin ng Diyos, na lumakad tayo sa light na tagumpay sa ating grupo, sa buhay na matagumpay. Hindi tayo babalik sa kadiliman na dati na natin
pinaraanan, di ba? Mahirap, napakahirap na dumaan ka sa kadiliman na dati nating ugali, di ba? Ang mundo nagbago na. Sa pamagitan ng pakikinig natin sa Diyos, sa salita ng Diyos, nandito na tayo sa liwanag na ating pinalakaran, di ba? Challenge yan ni John Paul sa atin mga pananampalataya. Amen? Para sa tagumpay natin buhay sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Pangatlo, truth versus lies. Deception, loving God more than loving the world. Ang dalawa yan. Ang pagmamahal mo sa iyong sa iyong kapwa at ang pagmamahal mo sa Panginoon. O sa, kunwari, mayaman ka. Kaya nagmamahal ka lang sa kapwa mo dahil sa kayamanan mo. Diba? Hindi man yun. Hindi maaari. Kung nagmamahal ka sa Diyos, taos puso, ang pagmamahal mo, ganun din sa kapwa mo. Kahit mayaman ka, i-share mo nga. O, doon ka lang nagsishare sa mayaman din. Anong service yung magagawa mo? Diba? Parang nagpapaligtan lang kayo eh. Diba? Tinan mo yung mga Chinese. Kung alin ang kaibigan nila, doon din sila nagbubuhos ng pagbibigay. Tapos ikaw, bibigay ka rin doon. Anong ang selfie nun? Diba? Paano yung iba? Sabi ko nga, magbibigay ka sa wala. Na magbibigay ka doon sa mga kapuspalad na walang maibabalik sa'yo, hindi ang Diyos. Amen? Tanging ang Diyos lang ang magbabalik sa'yo, mga kapatid. Hindi doon sa dati nang binibigay, ibabalik din sa'yo. Balik-balikan na kayo ng ano, diba? Para wala din ano, wala din nangyayari sa pagbibigay natin, diba? Kasi ganun din lang, umiikot lang. Kasi mahal mo siya, kasi best friend mo, mayaman, tsaka binibigay mo siya, diba? Ikaw na, mabigay din sa kanya. Mayaman din. Mayaman na nga kayo pareho. Doon lang kayo nag-iikot na pagbibigay. Diba? Useless din, diba? Ang sabi ng Diyos, bigyan nyo akarapat-dapat na ang Diyos lang ang magbabalik sa'yo. Amen? Kaya dapat, kaya tayo yumayaman dahil doon sa pagbibigay natin sa ating kapwa na tanging Diyos lang ang makakabalik sa ating pagbibigay. Amen? Kaya sabi nga, ang binigay mo sa kanan, huwag mo sasabihin sa kaliwa. Diba? Yan iba naman. Oh, nagbigay ako dito, ang tulo ko. Kung hindi dahil sa akin, mamamatay na yan. Wow! Sabi. Talaga naman. Oh, tingnan mo. Huwag na natin pag-usapan ng pag-usapan. Kasi, hindi na tayo makakaano yan, makamove on, diba? Move on tayo sa salita ng Diyos, sa tagumpay ng grupo, diba? Para maging maayos at natiwasay ang lahat ng bagay. Amen? Amen. Naka 10 minutes pa lang ako, no? Abang hinihintay natin yung iba. Baka sasabihin mo na, madaya tayo, hindi natin sila hinihintay, diba? Siyempre, mayroon din tayong pag-ibig para sa kanila. Amen. Kahit wala sila, ipinarating na yun ng Diyos ang salita. Amen. Amen. Relax ka lang doon. Relax ka lang doon. Amin po ba? Amen. Oh, number, ano na tayo? Number 4. Sabi nga doon, remain in the true fellowship and community rather the shadowness. Oh, tingnan mo dyan. Remain tayo sa ating paglilingkod. Kaysa magpupunta tayo sa ibang-ibang ano na hindi naman karapat-dapat, di ba? Ang paglilingkod sa Diyos, kahit na gagawin natin na, kahit na may kausap tayo, pero ang isip natin, mahalaga ang Diyos eh. Mahalaga ang salita ng Diyos kaysa mga kaibigan natin doon sa ano, kung ano-ano ginagawa, di ba? Siyempre, ini-invite ka para lang doon sa kainan, maliligo. Eh, kaya mo naman dito maligo at kumain. Diba? Ayun ang sign kong maluwag. Hindi, invite mo sila dito after ng gawain, tsaka kayong maligo at magkainan. Diba? Okay. Nakarating na sila, nakapakinig na sila, nakasimba na sila, at kumain pa sila, nakaligo na. Wala naman pagkakaiba doon, diba? Kaysa kayo ang pupunta doon sa kanila na wala naman karatoy-latoy,
Hanggang doon lang kayo sa tabi-tabi. Usap dito, usap doon. O, nagmaritis pa kayo. May marisol pa, di ba? O, e dito, si Lord ang maritis. Di ba? May salita na kayo ng Diyos. Natutunan kayo sa salita ng Diyos. Nakakain kayo, nag-enjoy pa kayo. Busog pa ang inyong kaluluwa. Amen? Kaya the best talaga ang paglilingkod sa Diyos, di ba? Kaya minsan, marami sa akin nag-iimbita. Sabi ko, sige, punta lang kayo sa site kong. Tsaka lang kami dyan pupunta sa inyo. Unahin nyo kong site kong muna, di ba? Hindi talaga, no? Kasi pag once na didisirido ka na sa paglilingkod mo sa Diyos, kahit anong invite ng ating kaibigan. Pero hindi naman sila nawawala yan. Mayroon tayong pagkausap dyan. Mayroon panahon dyan na magbago lang lahat. O, tingnan mo. Sabi sa akin, narating na Diyos. Sige, sister, umupo ka na lang dyan. At least, inabutan mo pa kami. Sige lang, relax ka lang dyan, sister. Makinig ka lang. Sabi niya doon, there are some types of love. No, sabi na siya. Mga, paano? Sabi niya, in una ay agape, and unconditional love, the love of God, and the renew mind, the manifestation. Ang agape ay pinakamatabest na pag-ibig ng Diyos sa tao. And kahit wala yan, unconditional, walang hinihingi, nakapalit. Kasi nagmamahal ka lang, oh, sister, oh, ito, oh, pambili mo ng ganito, oh, pambili mo ng mga ganyan-ganyan, pang-meet up mo, sister, kasi mahal kita, doon ka lang nagmamahal sa pagbibigay. Ang agape, kahit wala kang binibigay sa kapwa mo, ang pagmamahal ay nanatili sa puso. Unconditional, walang kapalit. Walang hinihingin kapalit. Yun ay ang pagmamahal ng Diyos. Number B is it, phileo, love between friends. O, kita mo? Between friends. Pag hindi ka nagmahal sa iyong kapwa, wala kang kaibigan. Diba? Bibigyan mo kasi, yun na sinasabi ko sa iyo, kasi kaibigan mo siya, doon mo lang inibubos ang iyong pagbibigay sa kanya, kasi kaibigan mo siya eh. Tapos siya, doon din siya bibigay sa iyo, kasi friends na nga kayong dalawa. Between nga eh, di ba? Wala na kayong ibang friends, kundi dalawa na lang kayo. Buti hindi kayo nag-asawa na mo. Ha? Amen? Sister, okay ka lang dyan ha? Kaibigan mo ito lahat, huwag mag-alam na. Just relax. Yun yun. Hindi na kayo nagsasawa sa mukha nyo mag-isa. Diba? Magkasama na lang kayo araw-araw. Magbibigayan kayo palit-palit dito. Parang niloloko nyo na sarili nyo. Diba? Yun yun ay pireyo. Amen? Number 3 is eros. The sense of being in love, romantic, ito sa mag-asawa. Eros. Sa mag-asawa, di ba? Love, 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 love sila, di ba? Pero may away-away din. Pagdating ng gabi, love, love ulit, di ba? Kasi hindi talaga yung mawawala. Away lang yun sa umaga, hanggang tanghali, hapon. Pero pagdating ng gabi, love, love, love na, di ba? Yun ay eros, being romantic sa bawat pamilya, sa bawat mag-asawa. Mahalaga yun, di ba? Kasi pag wala naman pag-ibig sa mag-asawa, para nag-asawa ka pa, wala naman pag-ibig sa inyong puso, di ba? Huwag ka na mag-asawa, di ba? Kasi hindi mo naman yung pinagalong sa asawa mo. Mag-asawa ka. Di ba? Amen? Nag-asawa ka lang para ipapakita sa mga kaibigan mo. Amen ko ba? Huwag ka na lang mag-asawa. Kung ganyan lang naman ang ugali natin, di ba? O, nag-asawa ka lang dahil pinakita mo may asawa na ka, friends. O, di ba? Amen? Yun yun. Amen ko ba? Ako, ang sarap ng ano, ng tawanan mo pag lahat ang pinag-uusapan mo. Kasi ang Bible puno na ang pagmamahal. Amen. Amen po ba? Kaya masarap pag-usapan pag once may love. Eh, paano yung walang love, brother? Oh. Siyempre, pwede naman ikaw mag,
bigay ng love sa iyong kapwa, di ba? O pwede mo naman sa mayakap kahit hindi mo sa asawa, di ba? Love nga eh, friends, di ba? O huwag mo sasabihin na mag-aasawa ka tapos hindi mo ipagkakaloob ang pag-ibig mo. Parang wala din yun, di ba? Parang tuod lang pag sa gabi, o oh, nag-love lang kayo, igalang, hiwalay, ganon. Mahaba ang kama dito sa kabila. Amen? Hindi yung tinatawag na pagmamahal. Hindi yung tinatawag na eros love sa romantic ng pagmamahal ng mag-asawa. Amen po ba? Oh, storge, number pang-apat, storge. Love of family, parent, child, siblings, cousin, every close friends, agape is felt as well. O, tingnan mo. Ito naman ang storge is pagmamahal doon sa ating pamilya, sa mga kaibigan. Diba? Yun ang tinatawag na pagmamahal sa pamilya, storge. Tapos yung mga kaibigan natin, mga pinsan, siyempre, nagsama-sama tayo, nagkakaroon tayo ng bonding. Diba? Hindi naman ka, pamilya mo lang, ibabanding mo. Eh, paano yung asawa mo, galit ka? Diba? Hindi yun maganda. Kapag once na nag-asawa kayo, lahat yan mahal mo. Side ng mister mo, side ng babae, side ng lalaki, kailangan pakikisamahan. Diba? Hindi lang kayo dalawalan. Tapos, pamilya mo lang ang asikasohin mo. Paano doon? Nakatangalan kayo nyo. Pag nagkainan kayo, nakatangalan kabila. Hindi naman maganda yun, di ba? Kasi, ang pag nag-aasawa, siyempre, pinag-uusapan nyo yung mag-asawa. Na ang, kasi pag once na nagkaroon na kayo ng asawa, siyempre, kayo na ang dalawa sa, di ba? Magtutulungan na kayo. Siyempre, paano yung pamilya natin? Siyempre, pag-uusapan nyo ng mag-asawa para maging maayos ang sitwasyon at ang takbo ng buhay ng mag-asawa, di ba? Hindi lang tinatago ninyo ang isa, di ba? O, ayan. Sabi sa inyo, may darating pa yun. Sige, sister, doon ka lang. Mag-relax ka lang muna doon. Di ba? Kailangan yan. Patagalin natin kasi mag-darating pa yun. Oh, nagwawala na si Jesus. Diba? Oh, sister, okay ka lang dyan, makinig ka lang kasi nagmamahalan kami dito lahat. Kaya yun ang dapat gawin. Kapag once na tagumpay ang mag-asawa, pinag-uusapan yun ang bawat side. Kung humingi, may humingi. Hindi naman kasi sometimes may emergency. Siyempre, kayo ang mayaman, mag-asawa, siyempre kayo ang tatakbuhan, di ba? Hindi tinatakbo ang kayamanan nyo. Kayo din ang tatakbuhan ng tulong. Kung magbibigay kayo o hindi, wala silang magagawa. Diba? Kung wala kayong pag-ibig sa kapwa nyo, wala lang. Patay na ang tutulungan nyo. Wala kayong magpanga. Diba? Hindi naman magagawa natin yun. Diba? Sa atin, kapag once na Pilipino ang pinag-uusapan, kahit gano'ng pakasama ang ating mga kamag-anak, nandun pa rin ang puso nyo upang tumulong. Amen? Kaya gayon mahalaga sa kapwa natin o sa pamilya natin. Sa mag-asawa, kailangan mag-usap para maging combination ba, combine ang pag-ano, ang bawat isip ng bawat isa. At least ang tulong, alam niyang isa, alam din ang isa, di ba? Walang sagutan, walang sisihan, di ba? Yun ang maganda sa mag-asawa. Share together. Amen. Oh, sabi na doon in John 3:16. Sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, di ba? Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaiisang anak para sa atin. Diba? Para magkaroon tayo ng pag-ibig. Binigay niya na mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya hindi tayo pinababayaan. Swerte nga natin, binigay niya ang kanyang kaiisang anak para sa atin lahat. Sa lahat na sumasampalataya sa Diyos. Amen? Eh paano yun, brother, ang walang hindi sumasampalataya sa Diyos?
magkakaroon pa ba sila ng pag-ibig? Tanong ko sa inyo, magkakaroon o hindi? Oh, ba't nakatingin na kayo lahat? Magkakaroon sila ng pag-ibig, di ba? Kahit hindi sila sumasampalataya. Kasi ipinigay niya yun sa Diyos na sa kanila na lang kung tatanggapin nila. Amen? Malalaman mo naman sa pag-uugali ng isang tao, kapag walang pag-ibig, kahit anong tulong hinihingi mo ng tulong, hindi magbibigay sa iyo, matigas ang kanyang puso. Kapag matigas ang kanyang puso, bato na yon, di ba? Hindi na magbibigay ng tulong, wala na yung pag-ibig, tandaan mo, di ba? Pero kapag once na ang Diyos ang kumilos, kahit bato pa ang puso ng isang tao, may kakaroon pa rin ng pag-ibig. Kapag nakikinig na sa isang butin na maliit lang na salita ng Diyos, lalambot ang puso ng bawat tao. Amen? Amen. Murado kayo? Amen. Kaya dapat, kahit hindi ka nais-nais o karapat dapat mahalin ng inyong kapwa, gawin niyo pa rin ang paraan para mapalambot ang puso nila. Amen? Kahit sa isang bato yan, kahit na winawasak na ang ula nun, kahit na natin ano ang ginagawa sa akin, mahalin nyo pa rin dahil ang Diyos hindi nagsasawa na ipikaloob sa atin ang kanyang pagmamahal. Amen po ba? Amen. Akala ko ang Cagayan Valley, madami. Mas marami late, di ba? Itong kanina, maaga sila dumating pero traffic pa rin, di ba? Kasi kami na alas 7, nag-ano na, pumipila na. Kasi late din kami, pero nakarating kami dito alas 8. Kasi ang pangako namin kay Father, maglalagay kami ng tent dahil ang simbahan, araw ng simbahan ngayon, di ba? Kaya mabuti na lang, late tayo lahat. Kaya si Bishop late din. Eh, tingnan mo ang si Bishop wala pa. Traffic nga kasi may sasakyan pa si Bishop. Alang-alang lang dapat eroplano na lang binanaan. Kaya yon, pag once na tap, andyan ngayon si Bishop kasi anniversary ng simbahan. So, 25 years na yata. So, darating mga pare, darating ni Father Tay. Kung mo si Father Tay, pagod-ubod na, pero darating. Kaso lang na traffic nga. Kasi nga, hindi naman lahat tayo timo. Lahat hindi tayo inaasahan na ganyan ang mangyayari sa saikong. Kahit na gaano tayo ka-late o ka agap na lumabas sa ating tahanan, hindi natin nakalain na ganyan ang mangyayari, di ba? Ganun din ang magnanakaw. Hindi akalain ng natin na lahat pala papasok ang magnanakaw sa atin. Lahat din yun, hindi rin akalain natin na mag-steal ang kalaban natin sa grupo, di ba? So, kaya nanatili ang pag-ibig para ang pagkakaisa ng tao, isang grupo, hindi mawasak ng kalaban, di ba? Nanatili pa rin tayong tapat, di ba? Kaya maging matagumpay kayo at manalangin tayo lagi para sa grupong na matagumpay. Amen? Amen. So, kailan ba anniversary nyo? Ano yung first Sunday? July? Anointing. July? First Sunday ang anointing nyo? After kasi, this, uuwi na si magpa-forward. After this, pwede na kayo magpa-schedule ng first Sunday anointing. So, kung mag-anniversary kayo, after nang gawain, pwede itong gagamitin nyo. Room. Anointing lang gusto nyo. Ah, wala naman problema. Kung hindi naman kayo, dapat kayo magsalo-salo kasi uuwi na siya. May salo-salo pero sa labas diba? Ata. Wala problema. Basta, ma-celebrate mo lang sa kawawa naman. Pag-forgot na, mag-aasama na. Kasi nga, o tinan mo, yan ang sinasabi ko sa inyo, may mawawala, may darating. May darating. Siyempre, kailangan niya na yan mag-forgot kasi matagal na siya nagsiservice sa Panginoon.
ang kanyang siservisyuhan naman ang kanyang pamilya, di ba? So, sinasabi ko sa inyo, ang pamilya, doon din nagahari ang Diyos sa puso ng bawat isa. So, yan, magpo-forward na siya. Natural na yun kasi ang kanyang siservisyuhan ng kanyang pamilya naman, di ba? Sawa na sa inyo. May bago. Amen. Kaya dapat, yan, sinasabi ko sa inyo, yan ang the best na ano, kasi kapag once na nanatili pa rin ang pag-ibig sa atin, hindi naman sa pababayaan talaga ng Diyos. Kasi kung ang kanyang pag-forward, ang pag-serviso sa kanya sa ating pamilya, nandun pa rin ang Diyos na sumusuporta. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng financial na pangangailangan yan para sa tagumpay ng kanyang pamumuhay, di ba? Hanggang wakas yan. Kasi inheritance na siya ng ating Panginoon. Diba? Mayaman na yan. Hindi nyo lang alam. Diba? Amen? Amen. Sabi niya doon sa Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noon makasalanan pa. Tignan mo? Ngayon, hindi na tayo makasalanan. Dahil itinubos na tayo ng dugo ng Diyos, di ba? Dati, ipinadama niya sa akin nung namatay siya. Di ba, paiyak-iyak pa tayo. Siyempre, na-touch tayo eh. Ako nga, umiiyak eh. Tingnan mo, pag ikaw hinampas ng bakal, pag hinampas ka ng bakal na may tinik, oh, hindi ka ba iiyak? Di ba? Siyempre, pag bunot mo, dala ang laman. Para laman mo ang nadadala, di ba? Sabi siya, talsik din ang luha, no? Una, pero pag once na first time mo nanood ng ano, Passion of the Cross, talaga napakatindi na sinapit ng Diyos. Pero pag once na talaga ang ramdam na ramdam ang sakit, pero parang binubunod din ang puso mo, di ba? Pero hindi natin, hindi natin. Ang inano lang natin sa Diyos, ang pakinabang lang natin, yung salita niya na nanatili sa ating puso, tumutulong tayo sa ating kapwa, inaayos natin ang ating mga grupo, ang ating pamilya, ang ating lahat ng mga kaibigan na nagmamahal na pasaway sa atin. Diba? Iyan ang cross mo na parang binunod sa laman-laman mo. Ang tao nagpakahirap at nagsakit sa iyong kalooban. Pero hindi ka gumanti, kapatid. Dahil alam mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Amen? Kaya, mas maganda magtatalagaan. Kahit sinasabi ko nga, ayaw mo sila. Siraan tayo ng siraan. Bakit? Ako ba mawawala? Sila din, di ba? Kaya pag sinisiraan kayo, ayaw mo sila manira. Ikaw lalo ang gaganda. Di ba? Gaganda ka lalo, mga kapatid ko kay Kristo. Ang sabi nga ng Diyos, ayaw mo, binabaliwala lang nila. Binabaliwala ng Diyos ang mga katulad ni Marcos, binabaliwala lang, di ba? Ang kababayan niyo yun, di ba? Ewan ko kung si Marcos talaga binuto niyo. Tingnan mo, kapag alikosta ang nagawa ng isang tao, ang Diyos ang nagaanyan. Yes. Amen? Tingnan mo, kahit anong binabato ng masama sa kanya, wala siyang iniganti. Ganun din, para siyang kalahin talaga ng Diyos na kung ano ang binabato, wala kang binabalik na masama din. Diba? Ganun ang ano, yun ang the best sa isang tao na talaga hindi niya ini-encounter ang mga problema. Mundo yan eh. Kaya nga, binabato ka sister dahil nakikita sa iyo ang bunga ng Espiritu. Nakikita sa inyo ang pagyaman niyo. Mayaman na kayo sa salita ng Diyos. Kaya binabato kayo. Pilit nilang ibinabato sa inyo para ka malaglag ang bunga. Kapag nalaglag ang kayamanan mo, kukunin nila ang mga kapatid. Diba? Yun. Pero pag hindi mo sila pinapansin, lalo kang yumayaman. Lalo kang nag-iinit ang pagmamahal mo sa Diyos. Diba? Lalo kang pinayayaman ng Diyos.
magagulat na lang kapitbahay mo, ang laki na ng bahay mo, sasabihin sa inyo, saan sila nagnakaw? Diba? Ganun yun. Pero once na hindi mo pinapansin ang sumisira sa atin at nanatili pa rin ang kalooban ng Diyos sa atin, wala silang mawawasak sa buhay ng sumasampalataya sa Diyos. Amen? Kaya dapat manatili sa atin yon. Amen po ba? Wala na bang darating? Tatapusin ko. Ang sabi dito sa 1 Peter 1:22, ngayon malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Ano't pa nagahari na sa inyo ang tapat at ibigin ni bilang magkapatid, naway maging maalab at taos puso ang inyong pagmamahal. Tingnan niyo yan. Malinis na kayo mga kapatid. At ang pag-ibig ninyo sa kapwa, tapat. At hindi sila hindi nagmamaliw. Hindi ibig-ibig lang. Hindi panglabas ng anyo. Ibigin mo ngayon, paglabas, away. Di ba? Hindi ganyan. Hindi ganyan ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kapag once na may pag-ibig ka talaga, nanatili dito yan. Kahit ano ang marites sa inyo ng inyong kapatid, may pag-ibig pa rin kayo na hindi nagmamaliw. Hindi yan peke. Di ba? Ang iba, peke. Tinan mo si Lini, peke. Nagmamahal kunwari sa bayan, peke naman palang serbisyo, di ba? O tinan mo, kayo na mismo ang mga kasagot niyan. Dahil nakikita sa isang tao, kapag naglilingkod sa bayan, nasa bayan talaga, nasa puso yan, di ba? Tinan mo, Vice Presidente, sinisiraan ang bansang Pilipinas. Nasaan ang pag-ibig doon? Alam mo ang pag-ibig ko nasaan? Pera. Di ba? Oh. Buti sana kung nabigyan tayo noon, di ba? Hindi naman. Di ba? Marami pa lang nabibinta ng nila sa Pilipinas. Oh. Tinan mo, ang isang Marcos, siya ngayon magbabawi. Kasi dapat walang ibinibinta. Kahit presidente ka, mga kapatid ko kay Kristo. Ilang araw, magkakaroon din kayo ng na maging presidente. Hindi kayo, mga anak nyo, di ba? Kasi nga, Pilipino tayo lahat. Mauutak ang mga anak natin ngayon. Lalo na kapag anak pa ng Diyos, matatalino, di ba? Minsan nakikita na lang sa picture nyo, nakagraduate ng anak nyo with medals, di ba? With cum laude pa, may suma pa, di ba? Buti na lang, hindi sawa, di ba? Pag naging sawa yun, naku, matindi yun. So, sawa cum laude, naku, matindi ano. Kaya dapat, manatili talaga ang pag-ibig sa ating kapwa, sa ating puso, di ba? Ang tagumpay ng grupo na sa ating puso, ang pagkakaisa, lalo na ang pag-ibig na yun, napaka-importante sa lahat. Kahit hindi ka ibig-ibig ang inyong mga sisters, ibigin nyo na, di ba? Alang-alang sa grupo, di ba? Amen? Tatapusin ko na talaga ito. And finally, mga kapatid, sa Ephesians chapter 4, verse 2, kayo'y maging mapagkaumbaba, mabait, at matyaga. Magmahalan kayo. Iyan ang utos ng Diyos. Diba? Wala naman sa inyo dito suwain. Wala na sa inyo dito suklada. Diba? Sabi dito, mababait na daw kayo. Amen. Totoo ba yan? Amen. Kayo na ang nagsabi mismo. Confirmation, di ba? Mababait ang Cagayan Valley. Amen. Kasi lang, mag-uwi na siya. Hindi na siya mabait. Kasi iniiwanan na kayo, di ba? Amen. Magpakumbaba kayo daw. Mabait. Lahat naman kayo. Nasa inyong kalooban ang magpakumbaba. Kahit sinisira kayo, hindi nyo inaaway. Malalaman na lang namin pag inaaway nyo, makikita kayo sa Facebook.
Kasi ang Facebook, walang mag-ano doon, lahat nandun. Kasi wala silang lakas na loob na awayin kayo personal. Kaya sa pamagitan ng Facebook, doon sila umaatake. Diba? Kasi hindi nyo sila nakikita. Amin po ba? Kasi takot sila sa pagharapan na awayin kayo. Amen? Eh mabait naman kayo. Sabi nga ng Diyos, kayo magpakumbaba, mabait, matyaga. Matyaga kayo, nagtataga kayo hanggang wakas na maging matagumpay ang grupo, di ba? Nagtaga si sister, tinan mo, sa pagtataga niya, magpo-forgiveness siya, di ba? Pagtatagaan na rin niya ang kanyang pamilya. Doon naman siya magtataga, di ba? Itingnan natin to chapter like hanggang saan ang pagtataga niya, di ba? Pero aanihin niya ang tagumpay at korona ng Diyos kung magtatagumpay siya sa pagtataga, di ba? Kaya sabi ng Diyos, huwag nyo iwawala ang pagmamahalan. Yan ang the best na foundation ng isang grupo. Amen? Kaya dapat manatili pa rin ang pag-ibig sa bawat grupo. Kaya congratulations sa inyong lahat dahil siyempre, sa pamagitan ng pandemic na hindi na tumatagal-tagal na rin ang ilang umabot na siguro ng 2 taon, ngayon na kayo nagse-celebrate ng inyong refreshing of at sa inyong kaluluwa. Ngayon lang kayo nagsama-sama. Kaya ipinagkaloob ito ng Diyos sa atin ang, ano, ang at rooms nito para hindi tayo makikita dun sa labas. Hindi tayo maulanan, hindi tayo maarawan, di ba? Kaya pinagkaloob sa atin, the best talaga ng Diyos ang paglilingkod natin sa Diyos. Tingnan mo. Pahapon, aircon pa kayo. Hindi kayo naiinitan, di ba? Tapos, tentative ang pananang pakikinig natin. Walang istorbo, di ba? Hindi ka tulad sa labas, mayroon tayo naririnig. Mayroon sasakyan, mayroon sumisigaw, mayroon dyan nag-uusap, may marites dito, may marisol, di ba? Lahat. Kaya the best talaga ang Diyos. Kaya salamat sa inyo mga kapatid dahil siyempre naging matagumpay tayo lahat at naging maayos ang ating repressing ng ating kaluluwa, di ba? Kaya nagpasalamat kami at tumugon kayo sa panawagan ng Diyos na maging maayos ang inyong grupo. Amen? Amen. O, tayo na kayo. O, isang kanta muna. Ano kakantahin natin? Isang worship lang mga kapatid.